si may asawa ko, natalo siya itong election na to. He lost. Mahirap kasi manalo pag pera ang kalaban mo eh. Iba kung hindi naman pinapayagan ka pa rin ng husband mo para kumani. Ay, pinag-usapan namin yan bago kami nagpakasal. Sabi ko sa kanya, please never stop me from doing what I want to do. Be supportive and I will also be supportive towards you. Sabi niya, hindi na kailangan pag-usapan yan. Nakilala kita, artista, so kailangan tanggapin ko yan. And nakilala mo rin ako, politiko, so kapag kailangan kong umalis o may puntahan dahil sa politics, so I will always support you. So supportive naman kami sa isa't isa. Hindi naman ako binigay. Ayaw kong pasukin ng politics kasi kung sinasabi nga nila sa showbiz maraming plastic, mas maraming plastic sa politics. Yun ang talagang sobrang plastic. Kaharap mo na in all, ginayakap ka pa, everything. Tapos yung pala, yun yung mole. Yun pa yung mole na magsasabi sa kabilang kapo kung anong plano mo. Yun pa yung magpapabagsak ng million para matalo ka. Pero diba may ginawa ka ng something like this kay Nils Norton? May ginawang? Something like this. Yeah, Waray Biday. Okay. Yes, I think that was 2 years ago. Mag? Yeah, actually. No. First time ko nalaman yung word ng Bardago lang. Anyway, dito kasi, hindi kami nagpapatawa. Parang best friends siya. Pareho kaming poor pero nagpapaka-alta siya. Na nahalata namang hindi siya alta kasi nga poor naman talaga siya. Kaya lang nakapangasawa siya ng mayaman. Ang best friends kami, boyfriend niya si Jerry Craval. Pero ang ending, si Jerry Craval nagkagusto sa akin, so ako ang pinakasalan. Yun yung reason kaya kami naghiwalay as friends. Pero ako nanatiling mahirap. Kasi nga hindi naman mayaman si Jerry. So, dahil doon, pala yung patutsada niya. So, nagiging ano siya, head siya ng Altaville Association. Altaville Association. Parang head siya ng barangay nila na Alta. Ako naman barangay captain. Eh, ang ugali ko sa role ko, para bang palaban ako lagi. Palaging, oh! Teka! Hindi pwede yan. Ganyan. Barangay captain ka? Oo, barangay captain ako. So, merong friendship lane na tinayo ng mayor in between Altaville and barangay Capit Bisig. Yun ang lagi namin pinag-aawayan. So, doon lagi nag-uumpisa ang away. Makaka-relate talaga ng tao kasi minsan pag-aawayan namin tubig, nawala ng tubig, nawala ng kuryente. Lahat ng mga problema sa village, nagkalat yung basura, ganyan-ganyan. O kaya fiesta, pagandahan ng ano, ng design, ganyan-ganyan. So, dahil sa mga sitwasyon, yun ang nagiging nakakatawa kasi laging may napapahiya. Yung, ano mo yun, yung bida-bida, tapos mapapahiya. Parang ganun. So, ako naman, hindi kami nagpapatawa. It's the situation that becomes fun. Comedy siya. Instance na meron kang na-meet na isang taong ganyan na mahilig siya. Lahat issues. Kasi talagang kapatid akong ganyan. Talagang bida-bida. Parang sige siya lagi ganyan. Sige. Tapos hindi. Ay, palpak pala yung nagawa niya. Tapos di lang yung simo na lang kasi, okay. So sinabi ko na kasi, ha. O kaya yung magsalita ng salita, tapos yung pala yung iniinsulto mo, siya pala yung may-ari ng lugar. Yung mga ganon. Yung tipong, it's the foot in your, don't put your foot in your mouth. Parang ganon. Marami naman ganyan eh. Wala pa naman ako na ito. Magiging bagong lola ka naman.
She's gonna give birth in January. Sabi ko nga, ka-birthday ko ba? Hindi, sino Johnny na yan? Kasi actually, naingit siya kasi maraming anak si Tin. Tsaka si Oyo, tapos sabi niya, ayoko na ng dalawa lang ang anak, ang hirap. Sabi niya, tinamo kami ni Oyo, dalawa lang kami. Pag hindi ako available at hindi pa rin available si Oyo, wala kang kasama. Walang sumasama sa'yo, walang nag-aasikaso sa'yo. Eh nakita niya sa akin when my dad was sick. Lima kaming babae, pero ako lang nag-alaga sa dad ko. Yung isang kong kapatid nasa South, sabi niya, ang hirap naman ng konti lang yung anak. Ayoko na, sabi niya, dapat maming marami sana kami para marami kami mag-aalaga sa'yo. So parang dahil doon, parang nag-ano siya na, I want more kids. Kaya lang, ang tagal-tagal na hindi siya nabubuntis ulit. Every time nagpe-pray siya ng Lord, sana mabuntis ako. Ang nabubuntis si Tin. Sabi niya, ano ka ba? Tuwing nagdadasal ako na mabuntis, ikaw ang nabubuntis. Para ka namang kuneho. Lagi na lang ikaw ang nabubuntis. Sabi niya. Sabi ko, oo nga, Tin, tama na. Ang dami niyo ng anak. Stop na muna. Sabi ni Oyo, wala na nga kaming ginagawa. Ano, tumitingin lang kayo sa isa't isa. Nabubuntis dahil sa tingin. Tumitingin na kayo. So, nagpaano siya, nagpa-treatment, nagpa-workup siya para mabuntis siya. Kasi nga, parang pareho silang stress. So, nahihirapang mabuntis. Then, winner cup. Yung una nag-fail, itong pangalawa nag-work na. Sabi ko nga sana ka-birthday ko. Sabi niya, hindi. Ayoko maging ka-birthday mo, mami. Sabi ko, bakit? Para mas maraming salo-salo. Eh kung ka-birthday mo, edi isang party na lang yan. At least, iba pa yung New Year, iba pa yung birthday niya, iba yung birthday mo. Eh siya, ka-birthday niya, mami ko eh. Kaya sabi ko, sana ang pangalan niyan, Geraldine. Sabi niya, bakit Geraldine? Hindi pa alam. Andi boy. Sabi ko, dapat Gerald. Sabi niya, mami, ang pangit naman, Gerald, pangalan ng mga anak ko, ano, parang French. Kasi Jean-Michel, di ba? Kasi Pangri is French. Di ba si Mark is French? Yung father niya is 100% French. So he's half Filipino. So lahat ng mga anak niya, ang pangalan French. Jean-Michel, Aniel, Kayla, Aniel, Michaela. So yung spelling is all French. So sabi ko, kaya anong ipapangalan kaya mami? Sabi ko, Jean-Luc. Sabi niya, yun din yung iniisip ko. Sabi niya, mami, na-read mo yung utak ko. Sabi ko, ikaw nakabasa ng utak ko. Jean-Luc Godard. Jean-Luc. Yeah. Hindi. I go to their house. Tawag ko kasi. Mama D. Mama D. Nakakatawa nga eh. Big family. Yeah, recently we had a reunion kasi nandito yung sister ko from Switzerland. So, iba-iba nga ang tawag eh. Si Nani Melin yung kapatid ko. Si Pauline is Mama Popo. Walang gusto magpatawag ng lola. So, meron Mama Popo, Nani Melin, Mama D. Ako Mama D. Kasi nasanay na sila eh, lahat ng mama. Pati sa side ng husband ko ngayon, yung mga apo ang tawag sa akin, Mama D. So, yun na, Mama D. Pero may mga yung babaeng nawawala sa akin? Hindi po. Hindi ko ginawa. It was offered to me, pero sabi ko nga kay Boss Vic eh, since that's my hatest movie. Oh, naalala ko na naman si Sherry, nalungkot na naman ako. Kasama ko si Sherry sa movie na yun eh. Babae na wala sa sarili. Pero I don't like that movie kasi. Kasi tungkol sa, nasasaniban siya ng demonyo eh. Tapos pag nasasaniban siya ng demonyo, nagiging nympho siya. Hindi ko. Yan ang gusto kong movie. I like kabilanan lahat ng gumapang pa sa luso. Pero I didn't accept yung remake ng Babae na Mawala sa Sarili kasi it's too sexy. I mean, my role is not sexy, pero the movie is. Kaya sabi ko kay Valerie Val, sabi ko, gusto ko naman mag-iwan ng legacy. Ayoko naman ng mga last memory ng mga tao sa akin sa pelikulang X-rated. Gusto ko naman yung medyo,
maganda yung namatay ka, may legacy. Uy, ginawa ni Miss Dina yung ganitong movie, yung ganyang movie. I want to be remembered for the quality projects na nagawa. Hindi ka naman sinasabing hindi quality yan, pero parang it's too sexy a film for me to be a part of. Ayun. Eh, hindi naman ako maghuhubad, pero sabi niya hindi naman ikaw maghuhubad. Hindi nga ako, pero... Mother ko lang bibigay sa'yo. Mami ako. Kasi malaki yung... Eh, ano na Carlin Aguilar. Sino? Carlin Aguilar? Theater? No. Dating Discipline. Ah, hindi ko siya kilala. Pero dapat sana ako, hindi tinanggap ni Leo eh. Nasabi ni Leo, sabi ng manager ko, huwag na muna. Kasi parang tumanggap daw din kasi ng movie na gano'n si Lovie. Tapos nung nakita niya yung movie, parang sabi ko, pero sabi ko, Leo, hindi mo pa binabasa yung script. Sabi niya, don't argue with me, Miss D. My decision is done.